bago nga pala tayo magbiyahe mga idol, gusto ko lang pasalamatan yung mga idol nating kababayan na sina Idol Jerry Guason at Kamote on Wheels 4474. Ingat kayo dyan mga idol. And comment na kayo sa baba kung gusto nyo rin magpa-shoutout. Salamat! Bago nga pala ako umuwi ulit ng Mindoro, nagturo muna ulit ako. Tara, kape muna tayo. Natry nyo na ba tong kape na to? Actually, malakas nung kape na to. Kung may palpitations kayo, wag na wag kayong iinom nito. Dito ulit ako sa isang condo gym sa may Mandaluyong City. Malapit to sa may TB5. Hinihintay ko lang yung kliyente ko. At pagkatapos ko nga magturo, nag-MRT ako papuntang Pasay Rotonda. At pagkatapos naman ng MRT, LRT naman papuntang Buendia. Natun kasi yung terminal ng bus. At nasa baba lang ng istasyon yung Ceres na bus station. At syempre, bago ako pumunta sa terminal, nag-breakfast muna ako. Tara, kain muna tayo. Dito na nga pala ako sa loob ng bus. Medyo konti lang yung tao ngayon kasi hindi naman season. Ang pamasahe nga pala ng bus is 268 pesos hanggang Batangas pier na yon. At ang travel time niya is 1 and a half hours to 2 hours. Depende yun sa traffic. And after 2 and a half hours, nandito na tayo sa may terminal. At siya nga pala, bagong update nga pala. Kung bababa kayo sa kanto papuntang gate ng Batangas pier, mukha kasing iniba nila yung babaan ngayon. Dati kasi sa may bandang harapan niya, ngayon iniba na nila. Na dun sa may kanto, medyo konting lakad lang, may parking lot sila dun ng mga bus at dun sila nagbababa at umiikot. Ayan, yung papasok na yan. Yan yung parking lot. At ipapaalala ko sa inyo, mag-iingat nga pala kayo sa mga taong yan. Pagbaba nyo ng bus, sasalubungin nila kayo. At pilit nilang kukunin yung mga bagahe nyo para sila na magbuhat papunta dun sa may pier. Huwag na huwag kayong papayag. Kasi napakataas mag-charge ng mga yan. At syempre, dadaan kayo dun sa iba't ibang mga bilihin dyan sa may labas ng pier. At mula doon sa may kanto papasok sa Batangas pier, maglalakad kayo ng mga 100 meters lang. At mula sa at pinapaalala ko ulit sa inyo, huwag na huwag kayong magbayad ng 50 pesos doon sa may gate para makapasok. Tandaan nyo, hindi required yan. Tandaan nyo, dire-diretso lang kayo at walang makakatulong sa inyo doon sa labas ng pier, sa loob lang. Dito na nga pala ako sa loob, tuloy-tuloy yung extension project ng Batangas pier. I think tong area na to is dinedevelop nila para sa mga passengers waiting area. At yung kabilang side naman is extension ng terminal. Actually, tuloy-tuloy yung progreso dito sa may Batangas pier. Ayan, yung kabilang side na yan. Yan yung karugtong nung terminal. I believe yan yung pinakagagawin nilang bridge papunta dun sa malalayong docking area. Siyempre, nandito na ako sa loob ng Batangas pier. Medyo konti lang yung tao ngayon. At Montenegro shipping lines nga pala yung sinakyan ko ngayon. Kasi 11 AM yung ocean jet at naiwan ako. So 11:50 na ngayon. So next is yung supercut is 1:30 pa yung biyahe. Tapos yung ocean jet is 2:30 naman yung biyahe. Fastcut naman is 4 PM. So doon ako sumakay sa may Montenegro na magbiyaheng alas 12 ng tanghali. Ayoko kasi maghintay ng medyo matagal. Ganun din naman. Siyempre, pag nakakuha na kayo ng ticket, magbabayad kayo ng 30 pesos sa terminal fee. Kapag senior ka, libre ka, and student, papakita mo lang yung ID mo. Napakakunti lang ng pasahero ngayon. Hindi naman kasi season ngayon. Actually, every weekend ako nandito. Sa isang month, siguro 8 times ako nasakay ng barko. Maglalakad-lakad muna tayo dito sa may passengers holding terminal. At siya nga pala, yung Roro nga pala dito is nakadesignate sila sa may boarding gate number 1. So, dun sa may bandang dulo. At yung nakikita nyo yan, sa may gilid na yan, is yan yung water station nila. So, libre yan. May hot and cold yan. So, kukuha muna ako ng tubig. At ito nga yung boarding gate number 1. Dito yung mga Roro, yung mga Starlight Montenegro. Sa may kabilang side, yung number 3 naman. Diyan yung mga fast craft, yung mga ocean jet, supercut, tsaka yung fast craft. Siyempre, ito na nga pala at papunta na kami dun sa may barko. Actually, medyo malayo lang yung lalakarin namin kasi nasa kabilang dulo pa yung barko na nakadock. Usually kasi, dito lang mismo malapit sa terminal yung dock line ng mga Montenegro. Hindi ko lang alam kung bakit nasa pinakadulo yung Montenegro na sasakyan namin kasama nung Starlight. Kasi ang Starlight kasi minsan nakadock dun sa may dulo. Ang Starlight palaging nasa may bandang dulo yan. Hindi ko alam kung bakit. I think yung ginagawa sa may gilid kanina is yung terminal bridge yun. Kasi yung dating lumang terminal, dumadaan sa itaas na bahagi niya. Ikaw idol, naabot mo ba yung lumang Batangas terminal dito? Yung mga panahong magkahiwalay pa yung building na sasakay ng Fastcraft at Roro. I think bubuhayin nila yung ano na yon, bridge na yon. Kaya malapit-lapit lang ang dock niya kapag nasa Montenegro kayo sasakay. This time lang kasi is dun sa may pinakamalayo. Ayan naman nga pala yung barko ng Togo Travel. Hindi ko lang kabisado idol kung saan pupunta yan. Comment nyo naman sa iba ba kung alam nyo kung saan papunta yan. At
ang katabi naman niya ay ang super roro shuttle na yan. So puro cargo lang nakikita kung sakay-sakay niyan. Hindi ko lang alam din kung saan papunta yan. Comment din sa baba kung alam niyo saan papunta at kung nakasakay na kayo dyan. Pero feeling ko puro cargo lang talaga siya at walang pasahero eh. Kasi kung titingnan niyo, napakalaki talaga niya. At puro container yung nasa loob niya. At dito na nga pala ako sa may taas na bahagi ng barko. Ang barko na sinakyan natin yung isang Reynang Immaculada. Ito yung itsura ng mga upuan niya. At syempre may life vest ay may ilalim. So, in fairness naman, komportable yung upuan niya at mahaba siya. Minsan nga kapag gabi ako nawi dito ako sumasakay kasi pwede kang humiga dito. At sa may bandang likuran, dyan yung pinakakantin nila. Dyan ka pwede bumili ng pagkain. Sa kanang bahagi ng barko, nakadak yung barko ng Starlight Ferries, ang barkong Starlight Stella Maris. Nakapagbiyahe na rin yan papuntang Calapan before at halos magkaparehas lang sila ng Starlight Del Mar. At yung paparating na barko na yan ng Starlight, yan yung Starlight Archer. Isa rin yan sa mga nakabiyahe dati sa Calapan. Hindi ko lang alam ngayon kung saan ang biyahe niyan, baka onjongan yan. Kasi usually itaas na nis na may higaan niya at tulugan. Ayun yung Starlight Venus. So ikaw idol, nakasakay ka na rin ba sa mga Starlight Ferries na yan? Kwento mo naman yung experience mo. Sa kabilang barko na yan, yan yung Peña Francia. LC yata, LCT yata ang tawag sa barko na yan. Tama ba ako mga idol? Yung katabi naman niya is yan ang Super Roro Shuttle. Biyahing Cebu yata yan, may nakalagay kasi na Cebu. Ito na nga at mapupuno na yung barko. Parating na yung mga tao. At dahil napapagit na ang kami ng dalawang malalaking barko, medyo umiinit yung hulab ng bakal ng barko. Ito nga palang barkong to is palaging nakasaring aircon section niya. Yan yung sa may bandang harapan. Yung parang ano siya, parang glass. Di ko pa kasi napapasok yan at di ko alam kung anong itsura sa loob niyan. Kayo, nakasakay na ba kayo sa aircon plus niyan? Yan yung pinakadulo na yan. Ako kasi hindi pa eh. Nagit 5 times ko na nasasakyan tong barkong to pero hindi ko pa nasasakyan yung pinakaharapan niyan. At ito na nga at papaalis na ang barko natin sa may Batangas pier. Nagmamaneuver na siya. Feeling ko nga ang gagaling ng mga kapitan ng barko ngayon dito. Kasi naka-experience na ako dati ng Montenegro shipping nest naman sa may Calapan. Sumabit naman siya. So ang lakas ng pagkakasabit niya, talagang dumagundong yung barko. Pero hindi naman yata nabutas yun kasi nakarating pa naman kami ng Batangas pier ng mga panahon yun. Nga pala, nakunan ko rin ang video yun. Nandito sa may channel ko. Ito nga, habang papaalis tayo sa puerto ng Batangas, ano pier, is may mga namataan ako mga barkong nakaangkla malapit sa may pier. Ito nga pala yung mga barko ng Orange Navigation, mga barko ng Montenegro at Starlight. Pero mukhang dyan lang din yung barko na yan eh. Oh, so andyan din yung Santa Edita. Alam nyo ba, akala ko dati, libre lang ang pagparking ng barko dyan. May bayad din pala yung mga barko na yan na nakaangkla malapit sa may Batangas pier. Hindi ko lang alam kung totoo. Ito idol, alam mo ba kung magkano rate na magparking ng barko dyan? Akala ko kasi dati, land vehicle lang ang may parking fee. Sila din pala. Curious lang din kasi ako. So kung pwede ba silang mamingwit dyan habang nakaangkla sila? At paano kung gusto nilang pumunta dun sa may mall, di ba sa may Batangas City, may SM dyan at Robinson? Posible kaya yun? Parang ang boring ng buhay nila dyan. Yan nga pala ang Isla Verde. Usap-usapan sa dulong isla niyan, dyan ikakabit yung unang bahagi ng paggawa ng tulay na magdudugtong mula Batangas City at isang barangay doon hanggang dyan sa may bahagi ng Isla Verde na yan. At sigurado ako na magkakaroon din ng access ng Isla Verde sa Kapatagan. At sure na sure ako na magkakaroon din ng mga malalaking kalsada sa Isla Verde. At pero dahil protected ano siya, marine sanctuary ang Isla Verde, I think barge type ang ilalagay dyan na tulay. Siyempre, para hindi maka-apekto sa ecosystem at sa marine biodiversity ng Isla Verde. At yung kabilang bahagi naman, mula sa kabilang dulo ng Isla Verde is hanggang dun sa isang barangay sa may Puerto Galera.
Tatagal daw ang construction ng 5 taon o 6 na taon daw. Sabi ng San Miguel Corporation yung magpupondo daw nun. So 3 years mula Batangas to Isla Verde. Tapos 2 years mula Isla Verde to Puerto Galera. Diba SMB Corporation ang magpupondo? Kagaya ng ano, expressway natin, diba? Palagay diyo ba magkakaroon ng toll gate yan? E magkano kaya magiging toll fee? At syempre, paano na kaya yung mga barkong nga biyahe from Batangas to Calapan, vice versa? Ikaw idol, pabor ka ba dyan sa tulay? Well, kung ako tatanungin mo, syempre, oo. Kasi, maaaring maidugtong yung National Grid Corporation, yung kuryente ng Batangas City sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, diba? So, maiibsan na ang problema sa atin sa kuryente sa may Mindoro. At yung mga fiber optic din, pwedeng ipadaan dun sa may ilalim ng tulay. At syempre, magkakaroon na ng stable na may connect, na connection ng internet ang buong Mindoro. At syempre, dadami din ang mamumuhunan sa may Mindoro. Pansinin nyo, bakit walang malalaking factory complex sa Mindoro? Kagaya ng FCIE sa Cavite at malalaking factory sa Laguna. I think kasi hindi kakayanin ng kuryente ng Ormeco at Omeco yung mga pabrika na yan. Tingnan mo, bahay na nga lang sinusupply, hindi pa nila kaya. Lalo na sa Occidental Mindoro, imagine mo 8 hours lang silang may kuryente. If matutuloy ang tulay na yan, dadami ang trabaho na maihahatid sa mga kababayan natin sa Mindoro. Siyempre, kasabay niyan, dadami din ang turista sa atin. Mabubuhay ang turismo ng Mindoro. Siyempre, yung tulay na yan, siyempre, mataas yan para makadaan yung barko sa may ilalim ng tulay. Tingin niyo ba mga idol, mamamatay ang industriya ng ferry sa Puerto Galera? Ipiliin na lang nilang mag-travel through land, mas mabilis, di ba? And to think of it, hindi nila pagagandahin yung Calapan Pier kung alam nilang mawawala ang ferry at roro sa may Calapan dahil sa may bridge. At kung akong tatanungin, syempre gusto ko Batangas rekta Calapan Port at hindi na ikot sa Puerto Galera. Ang layo kaya mula sa may Puerto Galera to Batangas Port. Kayo idol, comment nyo naman anong sa tingin nyo yung sa loobin nyo. Ayan yung ulo ni Voltes 5, yung pinakatuktok, nakalusot. At siya nga pala, malapit na nga pala kami sa Batangas Pier. Yung nakita niyong umalis na barko kanina, Montenegro Santa Edita yata yon. Magkamuka kasi yung barko na yun eh. Tatlo nga silang magkakamuka, yung Brihida Edita at yung bagong Alberta yata yung pangalan. Yung may 7-Eleven sa loob. One of these days, masasakyan ko yun at i-review din natin yun para malaman natin yung comfort level ng barko na yun. At ito nga, tuloy na kaming nakalapit sa may Batangas Pier. In any moment, magdadak na kami sa may pier. Mga idol, kung nagustuhan nyo ang content natin, pakilike nyo naman. And if gusto nyo ng mga gantong topic and content ng paglalakbay, subscribe ko na din idol para maging updated ka dun sa mga videos na ilalagay natin at mga reviews ng mga barkong masasakyan ko. At siya nga pala, hindi lang pala puro travel videos ang ginagawa natin. Nagawa din tayo ng mga fitness and exercises video. Siyempre, kasama na dyan yung mga boxing, Muay Thai, kickboxing, MMA. Pwede kang matutunong kahit nasa bahay ka lang. Kasi nag-upload ako nun regularly yung mga training videos. At kung gusto mo naman pumayat, PM mo lang yung page na to at bibigyan ka ng mga libreng fitness program videos. And with that, through that, salamat ng marami at mag-iingat kayong lahat. Galbes nga pala mga kababayan. Kung gusto nyo mag-shoutout sa next video, comment lang kayo sa baba. Salamat!